lang ata. Kulang na 7. Pihira. 5. Bilog. Ang ginawa ko lang bilog ay kasi 40 cm ito. So, kinuha ang kalahati. At itong ating route. Okay, ito may parcel tayo. DIY lang. Ito ay wall clock. Maliit siya, pero pag nabuksan to, pag na-DIY natin, ito natin ilalagay sa part doon. Yan. Yan. Wala kasi kaming relos dito sa bahay. Nabubulol na ako. Yan. So, ito. Yan. Buksan natin to at titignan natin. Okay. Wait lang. Okay. Ito. Buksan natin. Ano to eh? Clock na dinidikit na lang sa wall. May kasamang mga numbers. Sana. Alam mo naman ang, ay, parang mechanism lang ata ito. Na-scam ata ako ah. Ayun, meron. Hindi naman pala scam mga kaibigan. Ayan siya. Kala ko na-scam ako eh. Kasi ito, ayan siya. Tapos, ito yung mga number niya. Ito, yan. Kasi ang gamit, kaya kala ko scamming. Yes, ayun. So ito, paano kaya ito dinidikit? Yan. Meron siyang, ayan siya, oh. Magaling mo natin. Oops. Yan. Paano ba yan? 1, 2. Ah, okay. Double adhesive. Ah, meron. Ano ba ito? 12 dito, ayan, ganyan. Tapos, 1, 2, 3. Ganun, 1, 2, 3. 4, 5. Kulang ata. Kulang na 7. Pihira. 5, 6, 9 and 10 wala. Ah, okay, 6. Bilog siya, 7. Ah, okay, 7. Relax ka lang. Tapos, 8. Ganun pala yun. 9. 10. 11. Yan. Tapos, ito cover. Cover na dyan. Yan. Tapos, ito na yung kamay. So, you need what? Oo. Oh, yan siya. Ha? Kailangan mo ng wood. Nang? Hindi nga. Nakadikit lang siya doon. Sa oh! Naka-double adhesive lang siya doon. Ngayon, hindi. Teka muna. Ah, okay. Kinakalalot lang ito doon. Hindi siya pwedeng indicate kasi paano kung maglalagay ka ng battery? Naka-hook lang siya. Ayun. So, tama-tama. Black ang mga numbers. Tapos, white yung pinaka-wall namin. Kaya 7, 8, 9, 10, 11. Akala ko tuloy, kulang ng numero. Okay lang, paano tayo? So may spare pa siya isa. May extra isa. So yan siya. Ayos. Kaya abangan nyo at ating ikakapit doon sa may ating wall. Ganyan na lang siya. Kasi ito ay double adhesive din naman siya. Yan nga lang kailangan. Paano kaya ang discarte para ma-perfect mo yung kanyang kamay sa wall. Yeah, yung ano. Yung, paano mape-perfect? Yeah. Yung pointer niya, tsaka yung number. Sure. Ano bang magandang discard yun? Okay.
Abangan nyo, kakapit natin siya doon. Ito nga pala, ano, Shopee lang ito sa halagang 151 pesos. Meron ka ng DIY clock. Ayan. Ang radius, oh, ang bilog niya, pwedeng 40 centimeter. Ayan. Pwede na, 150. May DIY clock ka na. Okay. Doon natin siya ilalagay sa taas ng bintana. Diyan. So, ilalagay natin siya ganyan. Ayos. So, ito nga, no. May option ako. Ito, gagawin ko muna ang una ay ano, square. Titignan natin kung square yung kanyang mga numbers, hindi pa bilog. Itatry ko muna ito. Titignan ko kung ano mas maganda. Square ba o pabilog. Gagawin din natin. Ginagawa ko siya ng pattern. Ito, no. Bali, ang ginawa ko rito, inuna ko yung 12 and 6. Sinunod ko yung 9 and 3. Tapos ang 1 and 9, 2 and 7, tapos 11, 4, tsaka yung 10, tsaka yung 5. Kumbaga, inislan ko ang pagkakaguhit ko para makuha ko yung distance nila para sa kamay ng ating pinaka-mechanical ng clock. Okay, ito no, option number 2 natin, bumilog ako. Yan. Nung una, yung ginawa ko ay ano, square eh. Kaya ikaw, gagawa natin ito ng bilog. Ang ginawa ko lang bilog ay kasi 40 cm ito. So, kinumuha ang kalahati. At itong ating ruler na kahoy ay binutasan ko. Ayan. Kumuha ko ng 20 cm dito. Ayan. So, ang ginawa ko, ito yung center ko nandito. Tapos, nilagay ko itong pako. Yan, para makuha ko yung perfect square. Bilog. Inikot ko lang. Yan o, dalawang. Nakapress yung isang pako sa gitna, tapos inikot ko lang ganun siya. Oh. Yan. Kaya nakakuha ko ng perfect square. Ay, square na naman. Bilog. Yan o. Papansin nyo, meron na siyang bilog, di ba? Ganun lang yung ginawa ko. 20 cm. Kalahati ng 40 cm is 20 cm. Kaya yan. So, ngayon, itatry na natin, no? Alagyan natin ang numbers na. So, ayan siya, no? Nakagawa na tayo ng bilog. Kanina square eh, no? So, ayan, pattern na natin to. Ikakat ko to ngayon, tong square na to. Tapos ibubuti, mamarking ang square na lang to para pag dinikit ko sa wall dito sa ating paglalagyan ay meron akong pattern. Ayan. Ganyan siya. So, okay. Itatry natin ikat ko na muna to. Okay? Tapos ito yung aking option number 2. Parang mas maganda ang ano, ang bilog kaysa sa square. So same procedure lang din ang ginamit kong pag-pattern ng number ay 9 3 12 6 para makuha lang yung tamang distance ng kamay pagka nag-rotate na yung ating clock. Yan siya. Parang mas maganda nga ang bilog. So ito, bilog na lang ang gagamitin natin. Yan ang gagawin ko diyan. Yung mga 12 mga numbers na yan, uukitin ko siya, tapos ididikit ko sa may pinaka wall mismo sa taas para maging pattern, at yung mga boot, mga na stencil ko, yung nakat ko, diyan ko ilalagay yung kanilang numbers, kaya perfect din yung pagkakalatag ng number niya. Ayan. Okay, so ikakabit ko na lang maya maya. So ito, yan ang gagawin ko ngayon, na yan na ika-cutter blade ko na siya. I-marking ang screw muna yung tamang cut lang ba, yung hindi sobrang
laki para lang may pasok yung number nila pagka naitikip ko itong pattern sa wall. So ayan, lalapisan ko muna, tinitrace ko na muna para siguradong hindi ako lalagpas sa kanyang butas. At nilagay ko yung itong number 3 na to, tulad niya itong number 3 na to, ayan, nililinyahan ko lang para i-cut. So ayan. So, ayan ang magiging itsura niya ngayon, ano? Nakat ko na yung mga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pati yung mga dot-dot niya, 9. Uy, mga dogs, dyan pa. So, ikakabit natin ito doon. Ididikit ko yung mismong pinaka-pattern. Yung pinaka-parang calendar na pattern ko. Ayan. Ayan, ito. Gumamit na ako ng bar level, no? Para pantay na pantay yung 9 and 3, 12 and 6, hindi nakatagilid tignan, hindi masakit sa mata. So ayan, guguhitan ko muna ng manipis na lapis lang para, yun nga, tulad na sinabi ko, para makuha natin yung tamang pagkapantay ng mga numero, hindi nakapaling. Ayan, ito na tayo ngayon, yung pattern ko kanina na kalendaryo na aking in-sketch, ididikit ko na lang ng masking tape para nakafix na siya. Patong na lang ako ng patong ng mga numbers mamaya na merong double adhesive. Ayan, didikit ko na muna ito para makabit na yung mga numbers. So, ayan na siya, no? Yung pattern ko na inukit, nakadikit na siya sa wall. Ngayon, ang gagawin ko dyan, yung mga numbers, dyan sa inukit ko, ididikit ko na siya ngayon dyan. Ayan, ganyan siya, ganyan lang. Ayan, natapos na natin itikit lahat ng mga numbers. Ngayon, tatanggalin natin itong ating pattern. Naka-masking tape lang naman yan at may iwan na yung mga numbers na yan. Ang tatanggalin lang yan. At daan-daan lang at baka minsan kasi napailalim yung papel. Kaya yan, tatanggalin ko na lang yan para matapos na siya at ang ikakabit na lang natin dyan ay yung pinaka mekanism naman niya ang next natin gagawin. Tatanggalin lang natin yan, dahan-dahan. Kasi ito, isipin mo, 151 pesos. Meron ka na ganitong kagandang DIY na wall clock. Yun nga lang, tsaga lang talaga sa pagdidikit. Yan. Yan, malapit na matanggal. Ayan na siya. Okay. At, ay, bababa. Iaada naman natin yung parang pinaka-paco niya at ikakabit natin yung pinaka-gitna na pinaka-mechanism. Ito na at atin ang ikakabit siya na may paco sa gitnang maliit. Doon ko ngayon i-hook itong pinaka-mechanism ng clock. Ayan. Kailangan din na tama lang yung distance ng ano, yung butas ng mechanism at yung paglalagyan ng pinaka mechanism na clock. Kasi once na nalihis siya, tumaas man ng konti ng bahagya, bumaba at mamove ng left or right, mawawala na sa pointer yung kamay ng ating mechanism. Baka yung let's say quarter to 12, baka mapunta na sa nasa ano na 11:50, mga ganun. Kailangan talaga na isentro para tama-tama yung oras niya. So ayan, kakabit na lang natin. Imamount na lang.
So, ayan na siya, no? Nakabit na natin. Adjust ko na lang yung oras, tama. 12 lahat siya, 12 o'clock. Ayan, so, adjust ko na lang sa tamang oras. Ang problem ko ngayon dito ay yung ano, yung kamay niya, yung pointer maiksi. Gagawin ko na lang to ng bagong ano, pointer. Kailangan talaga habaan ko pa siya ng konti. So ayan, gagawin natin maya-maya yan. Tutuktungan natin ng magaang na plastic lang ba para humaba-haba yung kanyang pointer. So yan, medyo mahirap lang mag-adjust ng oras, gawa ng tumatama sa di mo alam kung paano mo hawakan yung kanyang pinaka-mechanism. Isa pa nga disadvantage nun yung pag-adjust ng oras. So ayan, okay na. So kakabit na lang natin to para makita natin ang sitwasyon. Yan. 12 o'clock muna tayo. Dapat kumuha sa 12 o'clock. Yan. So, ay 12 o'clock. Ano oras na ba? Yan. Pinatama ako lang sa oras muna. Yan siya. Konti pang alignment. Di pa siya naka-align. Kabit natin ulit. Ano siya? Okay na siguro. Oh, konti pa. Nahirapan ako mag-adjust dito eh. Ayan. Pwede na siguro bumaba at ma-check. Matignan natin kung tama na. Hirap asintayin dito sa taas. Kailangan sa baba. Tignan ang sentro niya. So, ayan. Adjust ko na lang yung kanyang pinaka pointer. Oh, ayan, oh, ginabi na tayo. Napalitan ko na yung kanyang pinaka pointer. Hinabaan ko siya. Dinuktungan ko lang siya ng ano, plastic na manipis pero firm na matigas at magaang. Yan. Kumbaga pinatong ko lang dun sa kanyang kamay. Yan siya. So yan ang finished product natin na DIY wall clock sa halagang 151 pesos. Yan. So, kayang-kayang gawin. Mahirap nga lang ang magdikit at magsentro. Ayan. Okay.